Oo, tatanungin ko lahat ng sagot niyo. Sasagutin ko lahat ng tanong niyo. Yan. Siyempre, with a twist. Habang pinatanong, habang sinasagot ko yung tanong niyo, magpe-paint tayo. So, papatagalin pa ba natin? Huwag na. Let's start this. So, first question. First question pa lang, ang lakas mo ka Miss Universe. Malakak na yun eh. Catchy yun eh. So, eto ang sagot ko sa'yo. Ang isang bagay na natutunan ko sa buhay ko is learn to be humble always. Sa totoo lang mga ka-Ori ni Owa, kapag ang isang tao ay humble, maraming tao ang mai-inspire sa'yo. Maraming tao na magmamahal sa'yo. Kasi, humble ka at hindi mo ipinagmamalaki yung mga achievements na nakukuha mo kahit sa pag-aaral or kahit sa anumang bagay ng mga ginagawa. At mga ka-obra ni Owa, lagi lang natin tatandaan na kapag tayo ay humble, magiging successful tayo sa buhay natin. Tandaan niya! So next question mga ka-obra ni Owa. Kung hindi arts ang pinagkakaabalahan ko ngayon, siguro ang pinagkakaabalahan ko is dancing. Mahilig akong sumayaw, marami na rin kaming contest na nasalihan. And maraming achievements, maraming award na nakuha. Pero, I learned to be humble lang natin. At tayo, dancer, ha? Hindi lang natin sila showcase. So, next question, please. Biggest fear ko sa buhay ko is ma-judge ng ibang tao or fear of being judged. Meron tayong tinatawag na judgmental kung tawagin. Hindi natin naiiwasan yan. Marami talagang tao na insecure sa atin. And maraming tao na nag-judge tayo. Pero kahit na nag-judge tayo mga ka-over ni Owa, huwag na lang tayo magpa-apekto. Kasi kapag nagpa-apekto tayo, for sure, totoo yung sinasabi nila about sa atin. Nadjudge tayo kapag marami tayong mga ginagawang mali. Nadjudge tayo kapag hindi natin nagagawa yung bagay na hindi natin kayang gawin. Nadjudge tayo kapag marami tayong mga na-achieve. At sabi nga nila, diba, you are going to be judged no matter what you do. Ito yung talaga yung pinaka-biggest fear ko sa buhay. Next question please. Bakit napakaraming tao ang nabibigo pagdating sa pag-ibig? Siguro, hindi ka worth it. Hindi kayo bagay. Hindi ka gusto ng parents niya. Hindi ka gusto ng friends niya. Hindi niya gusto yung ugali mo. Or, baka may nagawa kang kasalanan or may nagawa kang pagkakamali na hindi niya gusto. Kaya ka nabibigo. May kanya-kanya tayong priority, or baka hindi ka lang talaga priority. Joke. Mali mo naman, mas inuuna niya yung pag-aaral niya kesa mag-jowa. Kasi darating din tayo, o darating din yung panahon, na magkakaroon din tayo ng taong magmamahal sa atin at tatanggapin tayo ng buong-buo. Kahit gaano man maraming pagkakamali ang nagawa natin. Or kahit na maraming pagsubok na dumating sa buhay mo, tatanggapin at tatanggapin ka pa rin niya. Na buhay ka mag-isa, kaya ayaw mo mabuhay nung wala siya. Andan naman family mo, andan naman si God, o diba? Kaya okay lang yan kahit nabibigo ka, kahit wala pang nagkakagusto sa'yo, o hindi ka pa kinasagot ng crush mo, o hindi ka pa kinacrush ba? Okay lang yan. Our next question please. Paano ko nga ba nakikita yung sarili ko after 10 years, mga ka-obra ni Owa? Ang hirap sagutin ng tanong. Kasi hindi naman talaga natin masasabi na makukuha natin yung gusto natin sa buhay. Kasi may mga tao na
gusto nila maging doktor. Pero after 10 years, naging police sila. Siguro nakikita ko yung sarili ko 10 years from now. Magiging successful ako kung ano yung gusto ko makamit sa buhay ko. Makakamit ko yun kung talagang magpupursige tayo na gawin yung gusto natin. Sa pamamagitan lang ng pagpupursige, diskarte, tiyaga, pagsusumikap, ma-achieve natin yung gusto natin sa buhay. Huwag lang natin mamadalihin. Huwag lang natin pilitin na gawin yung isang bagay na hindi naman talaga karapat-dapat sa atin. Kung dream mo talagang maging pulis, magpupursige ka. At makakamit mo yun. Laban na ng laban, kahit napakadaming pagsubok ang dumating sa buhay mo para na makamit yung gusto mo, laban lang tayo. Balang araw, makakamit natin yung gusto natin. Next question, please! Nagkikrig ka ba, Dustin? Gusto mo ba ng halo-halo? Dadalhan kita dyan. Taring, taring. Para sa akin, leche flan. Pag bibili tayo ng halo-halo, di ba, may ubi na yun sa ilalim. May ubi na yun sa ilalim. Kaya leche flan. Next question. Kapag college na tayo, doon na talaga natin nararanasan yung hirap sa pag-aaral. Kailangan din natin ng tiyaga, pagsusumikap, para na ma-achieve natin yung dream course na gusto natin. Ang dream course ko is architecture and design. Kasi yun talaga yung passion ko. Yun talaga yung gusto kong makamit talaga in the future. Kaya, architecture and design. Next question, please. Ano nga ba yung pinaka-the best memories natin pagkasama kita? Verity, para sa akin, wala. Wala. Walang the best memory. Charing! 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 Alam mo bakit? Kasi lahat ng memories na nate-treasure ko or nate-treasure natin dalawa ay lahat yan the best para sa akin. Tatanungin ko ba yan? Alam mo yan, bunso. I will be your kuya forever. Lahat ng mga memories, the best para sa akin. Wala nag-encourage sa akin. Sarili ko lang. Naisipan ko na mag-vlog kasi feel ko ito yung magiging way na ma-share ko sa ibang tao yung talent ko. Na kahit ganito ako, kahit beginner pa lang ako, learner pa lang ako. Yun nga, sarili ko yung nag-encourage para mag-vlog ako. So, next question. Siguro kung babalik ako sa nakaraan, babalikan ko is yung kasama pa namin yung pinangpot namin kapag yung kasama pa namin yung pinangpot namin kapag kasi nung pagkasilang pa lang niya, pinangpot na siya ni mama. Kasi nga, ano lang buhay, mahirap yung buhay. Kaya, ayun gusto kong balikan. Kasi, napakasaya ko noon kasi meron kaming bangko pati. Bata pa ako noon. Kaya, ayun yung gusto kong balikan. Kasi, doon buo kami. Buo kami yung family. And, yung pinangpon namin kapatid is, mahal namin yun. And, alam naman niya na ampon siya. Kinala niya kami mga kapatid niya. And, kahit na hindi namin siya nakasama nung paglaki niya, ganun. Pero, hindi siya nagtaring ng galit sa amin. Masaya din siya kasi na alaman niya yung totoo na kapatid namin siya. And then yun, nabisita siya sa amin minsan kapag Christmas. Napunta siya dito sa bahay namin. And,
Ngayon yung gusto kong balikan yung kasama ko, yung kapatid ko, yung si Nino siya. Ngayon yung gusto ko talagang balikan and napaka-memorable sa akin. So, next question. Ano nga ba yung pinaka-paborito kong kanta? Ang pinaka-paborito kong kanta is yung Kaven and Ben, yung Leaves. Paborito kong kanta yun. Kapag piniplay yun, kapag piniplay ko yun, o naririnig ko kung saan-saan, feel ko ano, nakaka-relax pakinggan yung kantang yun. And naging favorite ko yun kasi tuwing gabi, bago ko matulog, pinapatugtog ko yun. And sabi ko pa, kakantahin ko ako. Pag pintahin mo na lang ako, pag drawingin mo na lang ako, pag kasayawin ko na lang ako, huwag na lang kanta. Hindi ko talent na pagkanta. Tandaan ko yan, pinsan. Wala akong talent sa pagkanta. Pero sige, kakantahin ko. Wait. Kakantahin ko. Leaves, feels, and grow from... Ulit. Leaves, feels, and grow from the barnest trees, and all will be all back inside. Waves of the ground come the calmness of seas, and all will be all right inside. Oh, yan, kinanta ko na. Wala talaga akong talent sa pagkanta. Pagpasensya nyo na. Sisira lang araw nyo pag pinagkanta nyo. Pinakanta nyo. And next question na tayo, mga ka-open nyo. Ano? Yung pinaka natutunan ko sa'yo nung elementary ako, sir, yung pagiging good leader sa mga kapwa ko kaklase. Kasi nung elementary talaga ako, mga ka-open ni Awa. May leadership na talaga. Nagiging president na rin ako ng buong campus. And kada section, sa mga section-section, nagiging president na din ako. Yun, natutunan ko kay sir is kung paano magiging good leader sa mga kaklase ko. Natutunan ko sa kanya kung paano maging humble din. At ang isa pa na natutunan ko sa iyo, sir, is kung paano ako naging mabuting estudyante na may angking talento. And kung paano ko gagamitin yung talent na yun in a good way. And ito na nga, sir, na-adopt ko na siya. Thank you sa mga advices mo and thank you sa pagtuturo mo sa akin kung paano maging mabuting estudyante. And ito, sir, I'm so very thankful sa inyo, sa mga teacher ko ng elementary. Thank you sa inyo. Hindi dahil sa inyo, hindi ko ma-achieve yung gusto ko sa buhay. And thank you so much sa inyo. Next question, please. Napaka-memorable sa akin nung, yung pagpipaint ko na sa wall nung simbahan namin. Di ba binigyan ako ni Lord ng talent? And yung talent na yun is nagamit ko siya sa simbahan. At ayun nga yung pagpipaint ko sa wall. And pinaka-memorable pa is marami akong naging close sa simbahan. And para kami ng isang pamilya dun sa simbahan. And thank you sa inyo. Miss ko na kayo. And yun lang. Ayun yung pinaka-memorable sa akin. Lalaki lang, moms. Thank you sa inyo. Lagi tayong nagbabanding after ng simba. At yun yung pinaka-the best memory para sa akin. So, next question. Ano nga ba ako noon? At ngayon? At ano pa yung mga achievements na gusto kong makuha? Noon talaga, uhugin ako ng bata, pati iiyakin ako. kapag hindi ako sinasali sa laro, naiyak ako, gano'n, sinusubo kay mama, kasi hindi ako sinasali sa laro. Siyempre, bata pa ako noon. Pati nung bata pa ako, hindi ba talaga ako magaling sa arts? Hindi ko pa talaga na-discover na marunong pala ako pagdating sa arts. Noon kasi, ako yung tipong tao na gusto ko din matutunan yon, gusto ko din yon ganito, gusto ko din gawin yon, gusto ko din magkaroon ng ganon. Ay, ganun ako nung bata. Parang gusto ko din, lahat ng bagay gusto ko matutunan.
And ngayon, nakakapag-graphic na rin ako. Nagde-design na rin ako ng mga dibu-dibu, ganun, mga reception, yan. Nagagamit ko na rin yung mga talent ko. Nasali din ako sa mga contest and sa mga iba pang competition, sa mga pagpipaint, poster making, ganun, drawing, journalism, editorial, ganun. At yun, nananalo ako. Sobrang saya ko kasi kahit na beginner pa lang ako, na gawa kong makamit yung championship, gano'n. Masaya ako ngayon kasi at my age, marami na akong nagagawa sa buhay. And natuto na akong miniskarte para sa family. At ano pa nga ba yung mga gusto ko pang ma-achieve sa buhay? Siyempre, lahat tayo may dream. Ayun nga, gusto ko nga maging architecture and design or designer sa something. Gusto ko pang ma-enhance yung skills ko pagdating sa art. Gusto ko pang ma-improve yung sarili ko. At balang araw, ma-achieve ko din yung gusto ko. At kayo din, mga kaobra ni Owa, ipagpatuloy niyo lang. Dream lang ng dream, makukuha din natin yan. At makukuha niyo yan. Huwag lang tayo susuko, mga kaobra ni Owa. Just go lang. Go with the flow. Kahit napakadaming challenges, laban lang. Laban lang tayo. Kasi tayo yung mga tao na kaya natin gawin kahit napakadaming pagsubok. Kaya natin makamit yung gusto natin sa buhay kahit napakadaming pagsubok. Kaya, ayun, next question! Pinaka the best memory sa Mars is yung na, lahat tayo nagkakaisa, lahat tayo is naging close na sa isa't isa. Yung wala nang hiya-hiya, yung dating mga klase natin na hindi nagsasalita ngayon, nagsasalita na, nag-open up na sa atin. And sana na walang kalimutan. And kung ano tayo ngayon, sana in the future, ganun pa rin tayo at walang magbabago sa ating mga layan. So, mga Mars, miss ko na kayo. And stay at home lang. And God bless!